Okay, sa video ito, bubuhin na natin itong cylinder head ng SYM Bonus 110. So, ito bali, ito na bali yung mga parts niya. Okay, so mahalaga na yung mga parts niya. Ilalatag nyo ng ganito pag magbubuo kayo. Para alam nyo na wala kayong nakalimutan na pyesa na hindi na ibalik. Okay, so yun po unang importante. Dapat yung pyesa nakalatag. Mas kabisado nyo yung bawat pyesa, mas maganda. Okay, so ganun lang po yan. Okay, ngayon una natin ilalagay ay ang bulb seal. Okay, ito itong bulb seal, luma na po ito para lang sa demo natin, kaya ibabalik ulit natin dito para lang sa demo. So ito yung intake side, ayan. So dito natin ilalagay. Meron naman yan dyan sya lagayan, makikita nyo. So ayan, makikita nyo para syang mayroong liig. Okay, ipapasok nyo lang ito. Okay, dito. Pwede nyo dinan lang ng kamay. Malambot lang yan, lalo pag bago pa yung bulb seal. Malambot lang po yan itulak. Mararamdaman nyo naman na medyo para siyang nag-lock. Okay, mararamdaman nyo sa daliri nyo. Okay. So, ang tip natin dito sa bulb seal, huwag kayong bibili ng mahihinang klase. No, lagi kayong maghahanap ng mga genuine na brand ng o ano man ang motor nyo. Okay, meron kasing mga mumurahin, hindi siya tumatagal sa init. So ang mangyayari, uusok agad ang motor natin. Isa sa pinanggagalingan yan pag ang bulb seal sira na. So ganun po yan, yan nakalagay na siya. Yun. So for demo lang itong bulb seal natin, no, para lang may pakita natin para naman dun sa mga nag-assemble ng mga motor nila, magkaroon sila ng parang guide. Okay, tapos sunod natin ilalagay yung washer nya dun sa pinakailalim. Okay, so ayan, makikita nyo nakalapat siya doon sa ilalim. Yun, makikita nyo naman yan sa mga motor nyo, sa actual na. Oh, ayan, nakalapat siya. Okay, ayan, sunod naman natin ilagay itong spring nya. So dalawa ang spring nya, isang maliit isang malaki. Okay, papasok lang sa loob yung maliit, tapos ilalagay natin dito sa valve guide. Ayan. So ganyan lang po yan. Tapos ito yung intake, no. Papansin yung intake nya, mas malaki yan. Ayan, no? Mas malaki yung butas dito kumpara mo dito sa exhaust valve. Yan yung pagkakaiba nila sa dalawang valvula na yan. Ito yung intake, o dito yung carburetor nakalagay, yung manifold, no. Tingnan natin yung valve natin, no. Ayan, no, mas malaki itong intake valve. Yan, pumapasok kasi yan, kahit pagbaligtarin mo pumapasok yan pareho. Kaya huwag niyong pagpapalitin ito, lalo na sa mga beginners pa lang. Okay, so dito yung mas malaki sa may intake valve. No, lahat naman ng motor ganon, basta intake valve malaki yung valvula niya, ay malapad siya. Okay, tapos ilagay natin dito yung retainer nya. Yan, so pag ganito ang lagay. Yan, okay, ganun lang po. Tapos yung ito yung nagiging lock nya, yung sangko, no? Sa in, sa yung ibang term nito ay valve cutter, cutter, valve cutter. Okay, pwede nyong isa-isa yan ang lagay. Ganun yan lang. Pwede namang sabay na. Mamaya papakita ko yung sabay na ilalagay. Pwede rin ganito. Ilalagay nyo lang na ganyan. Medyo parang patuwad yan. Mapapansin nyo sa ano nyo. Mamaya papakita ko sa isang sangko yung itsura. So ayan,
So ayan, okay na siya. Nakalagay na silang dalawa. Okay. Okay, sunod yung ilagay ito. Yan. Lagyan nyo dito ng manipis na bato kagaya nito. Yan. Para tumukod dyan yung balbula. Pag bumili kayo ng valve breaker, kasama na po yan yung pangtanggal natin ng balbula at saka pambalik ng lock. Kasama na po yung goma na yan pag bumili kayo. So ito yung kailangan natin. Okay, tapos tututok nyo lang dyan, tapos didinan nyo, no? Okay, didinan lang po ng medyo malakas. Yan, mararamdaman nyo naman yan na kumagat na yung pag-lock nya. So ayan, so, nakalock na po yan. Okay, tapos yun sa kabila na tayo. So si procedure pa lang dig, kagaya kanina, ganun pa rin. Okay. Okay, tapos spring. Tapos yung retainer. So yung itsura nitong sangko, parang patusok siya. Yan, yan yung bandang ilalim, yung dito banda. Pwede rin ganito yung paglagay natin. Ilapat nyo muna dito, pwisto nyo muna dito. Yan, pagtabihin nyo lang. Pagkaharap sila. Yan. Yan. Tapos ilagay nyo na doon. Yan. Pwede din ganyan. Sa ibang motor kasi kagaya ng Barako, madali lang siyang ilagay dahil mababaw yung ano niya. Yung paglalagay niya. Hindi kagaya ng mga ganitong style. Medyo lubog siya. So, didinan lang natin ng medyo malakas. Dapat diretso yung diin. Yan. So, okay na yan. Okay, tapos sunod natin ilagay yung itong cam nya. So ganun lang po yan. Yan. Tapos ilagay natin itong pin, yung rocker arms. Itong pin, mayroon yung thread dito. Yan yung banda dito sa labas. Kasi pag tinanggal yan, sasalbakan mo lang ng bolt na may thread na kasukat dyan para mahugot. Okay, huwag yung babalik rin yung pin. So, pwesto muna natin dito yung pin. Ayan. Dito lang. Hindi siya ipapasok ng diretso. Medyo bahagya lang. Tututok lang natin para paglagay ng rocker arm mamaya, diretso na siya. Okay, lagay na natin yung rocker arm. Ayan. So, ito. Ayan yung side dito. Ayan. Hindi naman pwedeng baliktarin niya. Hindi naman makahalata mo naman pag mali yung lagay mo dyan.
So ayan, ikot-ikotin nyo lang, ihanap nyo yung butas. Yan. Yan yung thread nya, o, nasa banda dito siya, sa side dito. Okay, tapos silubog nyo doon sa dulo. Ito yung pinapangtanggal natin na bolt. Kaya yung thread dito banda. Okay, lubog nyo lang doon sa agad. Tapos yung kabila. Yung kabilang rock arm naman. Okay, so ang kukulang na lang dito yung dalawa na lang. Okay, so ganun lang po ang pagbabalik. So sana nakatulong yung ating video. Maraming salamat sa inyong panonood. Please like and subscribe.